Binisita ng AAA o Adventist Accrediting Association ang Binyan Adventist Elementary School upang magsagawa ng evaluation. Ang gawaing ito ay mahalagang bahagi sa adhikain ng AAA na palaging pagbutihin ang antas ng edukasyon sa bawat Adventistang paaralan. Alamin ang resulta sa kanilang accreditation sa bae sa balitang may pag-asa ni Sedy Boy Kawaling. Binisita ng Adventist Accrediting Agency Evaluators ang Binyan Adventist Elementary School na pinamunuan ni Dr. Mary Jane Zabat, ang North Philippine Union Conference Education Director, upang suriin ang paaralan alinsunod sa hanay ng mga pamantayan ng ahensya. Nagtulungan ang mga guro at kawanin ng bais at bisdas sa pamamagitan ng pamumuno ni Ginoong Jeffson Katingan, ang punong guro sa paghahanda ng paaralan upang matugunan ang mga itinatag na pamantayan ng kahusayan sa akademya at itaguyod ang mga Adventist values. Ang grupo ng 11 mga accreditors ay tinanggap sa pamamagitan ng isang fancy drill na isinagawa ng mga miyembro ng Pathfinder Office Qualifying Course at isang devotional na programa kung saan binigyang inspirasyon ni Dr. Zabat ang mga manggagawa sa paaralan na ipagpatuloy ito ng tapat na misyon hanggang sa pagdating ni Jesus. Pagkatapos ng devotional, ang kupunan ay nagpatuloy sa campus tour upang simulan ang pagsusuri ng mga pasilidad at magsagawa ng panayam sa mga piling estudyante, magulang at guro. Ang mga miyembro ng lupo ng paaralan na pinamumunuan ni Milo Villa, ang Pangulo, ay nagpakita ng kanilang buong suporta at tiniyak na isaalang-alang ang mga rekomendasyong ibinigay ng mga evaluators upang mapabuti ang mga programa at pasilidad ng paaralan para sa mas mahusay na mga serbisyong iaalok sa komunidad. Pagkatapos ng mahigpit na pagsusuri na ginawa ng AAA team, malugod na inihayag ni Dr. Mary Jane Zabat na ang Binyan Adventist Elementary School ay nabigyan ng 5 taong extension na magtatapos sa Disyembre 2028. Si Dr. Zabat kasama ang mga evaluators ay pinuri ang pag-unlad ng paaralan pagdating sa mga pasilidad at serbisyo nito. Nagbigay din sila ng mga rekomendasyon na itinuturing na hamon ng mga administrators ng paaralan na patuloy na itaguyod ang kalidad at edukasyong nakasentro kay Kristo na ibinibigay nito sa komunidad. Ang punong guro at tagapangulo ng lupo ng paaralan kasama ng iba pang mga administrador ay nagpahayag ng kanilang pagsasalamat sa accrediting team, mga guro at mga mag-aaral na nasa likod ng tagumpay. Makiisa tayo sa panalangin na anuman ang maging resulta, tayo ay magsasama-sama bilang isang komunidad at gagawin ang lahat ng ating makakaya, magsasagawa ng mabubuting gawa at ihanda ang mga tao para sa malapit na pagbabalik ni Kristo. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si Sedy Boy Kawaling para sa Hope Today NPUC News.